Kasparay na aldaw mga kabackyard and welcome back to another episode of Biko Backyard. Ano na po, kumusta na mga kabakyard, ano? So, pasensya na po kayo, hindi tayo makapag-update ng mga alaga nating isda sapagkat na-visit po tayo dito sa ating aquarium stand. Yun po mga kabakyard, ano? So nakita nyo po, nagpintura na po tayo ng ating aquarium stand. So, nilagyan po muna natin ng pangunahing pintura o primer. So basically, ang in-apply natin ito yung red oxide. So mabibili nyo naman po ito sa hardware, ano? Yan. Red oxide primer. And then syempre kailangan natin ng 1 and 1/2 na brush. So, kailangan natin applyan ng primer para at least iwas kalawang. Ano po? So, essential po yung ating mga equipment sa hobby na ito. Kagaya ng aquarium, mga rack, aquarium stand, okay? At kung ano pa mga aparatos, air pump. Kasi po, ito yung mga pangunahing kailangan sa tinatawag nating aquarium hobby. Noon, meron na akong mga aquariums and stand. Subalit, yung wrong move ko, yung isang malaking pagkakamaling ginawa ko ay benenta ko ito. Nung nag-decide ako na hindi na muna ako mag-focus sa hobby na ito. So, benenta ko lahat ng aquarium ko and lahat ng stand ko. Kaya ngayon, nahihirapan tayo magsimula sapagkat ngayon sa present situation natin, di ba? Medyo may mga kamahalan na yung mga material. So, ang lesson learned na natutunan ko doon ay kung tayo ay kung sa pansamantalang titigil sa hobby na ito, mas magandang itabi lang po muna natin yung ating mga aquariums or anuman na mga equipment na ginagamit natin sa hobby na ito. Dahil kung sakali man na mag-decide ulit tayo na bumalik, ay meron pa rin tayong mga gamit. Kasi alam nyo mga kabakyard, mahirap po talaga mag-establish ng mga equipment, lalo na sa hobby na ito. Seconds later. Mahirap talaga maglabas ng pera sa panahon ngayon dahil nga nasa pandemya tayo. Dahil po dito sa aking maliit na negosyo, na naririto sa amin, ang ginagawa ko po ay pinaglalaanan ko po talaga. Okay, nagsiset aside po talaga ako ng budget para sa aking aquarium stand at aquarium. At kung ano pa man ang mga gagamitin ko sa hobby na to. Kasi po, hindi kaya ng biglaan. Pero well, kung meron kayong mga budgets, kaya naman ng isahan. Okay? Pero depende rin talaga sa sitwasyon ng mga hobbyist. So, ang importante mga kabackyard ay nagtatabi tayo or pinaglalaanan talaga natin yung mga
importanteng kagamitan sa hobby na ito. Minutes later. So, yun mga kabackyard. At dahil nga ito ay hobby natin, so hindi po dapat tayo ma-pressure. Ano po? Yung hobby ay ginagawa natin siya ng masaya. Okay? It's not fun, you're not doing it right. So, ang pinaka-importante mga kabackyard ay masaya tayo sa ginagawa natin. So, naway sa munting pag-uusap natin na ito, may nakuha tayong lesson. Ako, may nakuhang lesson. Diba? Huwag na huwag mong ibebenta yung mga aquariums mo pag naisipan mong magpahinga sa hobby na to. So anyways, hanggang dito na lamang po. My name is Reno and this is Beagle Backyard Aquaria. So kung bago po kayo sa ating munting channel na ito, marahil pwede pong paki-hit na lamang po yung subscribe button sa baba. Pwede po kayong mag-comment. Pwede po kayong i-share itong video na ito. If you find it interesting, okay? So, hanggang sa muli, Diyos ang magbalos.